Okay, so now we will proceed with the disassembly itself. So, na-identify na natin na nandito yung motherboard, nandito sa side naka-install, so ipapahiga na natin siya like so. So, assuming na meron na tayong natanggal na screwdriver dito, so I will use this space right here, kaya lang hindi masyadong maganda yung kuwan kasi may butas, ano, but I will be extra careful. So, assuming that I have these two screws right here, I will place them dito sa part na to. So, from left to right, outer case papunta dun sa mga smaller components going to the right, para at least kung sakaling magbubuuin ko ulit, I will start from the right going to the left. Okay, lalo na kung sakaling hindi nyo pakabisado yung mga placements ng mga screw, kasi iba-ibang sizes yung mga yan. Pero kung veterano na kayo tulad ng ibang technician, kahit na paghalo-haloin, alam na nila yan kung ano yung para sa yung mga screw na yun. So again, assuming meron na tayong screw na natanggal dito, ilalagay ko siya dito magkatabi na dalawa. Okay, and then papahiga natin like so. And then take note, nandito yung likod, nandito yung harap. So ito yung side panel. Usually meron tayong nakikitang notch dito. This will actually help us slide the back panel hilain natin pa punta sa atin, and then lift it up like that. Yung mga iba, walang mga ganito. So, usually, yung ginagawa, parang ganyan. So, kukunin nyo dito, palad dito, tapos yung thumbs would be pressing down on the back panel like so. Yun siya. So, by the time that you were able to pull it, lift it up, kaya lang mag-ingat kayo kasi may tendency na parang ganito, may mga fan na nandito sa taas at may connection siya dito. So, huwag kayong basta-basta hihilang ganyan. So, what I'm going to do, I'm just going to place it like this. Nakasandal ngayon yung outer case dito sa front, and then I will disconnect the cable that connects it here. So, kung sakali, this is what it keeps it connected. So, all you need to do, just pull it out like so, and then yeah, you can actually place this toss this away, char. And then, huwag niyong ihahagis. Itatabi niyo lang. Ano? And then, what we have here is the interior of the system unit. So, this is our power supply. Yung nakikita natin dito. And then, it has its cables right here na siya yung nagdi-distribute ng power sa buong motherboard, whereas the motherboard enables other components to be connected on it. So this is the motherboard right here. This is the CPU fan, otherwise known as the main system fan. Kung anong nasa ilalim nito, nandyan yung processor natin. And then we have here the slots for our memory or yung RAM. So as you can see, we have one stick of RAM installed and then the other is vacant. So pwede pa tayong mag-upgrade. So we have here our PCIe slots. This is our PCIe Express X16. Tapos medyo iba yung itsura nito. So you can actually identify them on its appearance. So what we have here is the Northbridge, otherwise known as your chipset, main chipset. Ang responsibility nito is it enables connections or data transfers from the processor to the memory. Okay? And then what we have here is yung Southbridge, another chipset yan. So, chipset ito, chipset din yan. So, ang tinutukoy natin na chipset yung nasa ilalim niya. What I am actually holding onto here is yung tinatawag natin na heatsink. So, later, if we are able to dismount this, later on, ipapakita ko sa inyo sa ilalim kung ano yung itsura ng Northbridge.
at saka yung Southbridge. Pero yung Northbridge lang siguro, medyo mahirap kasi itong Southbridge. Okay, so anyway, Northbridge enables the connection from the processor to the RAM or memory. And then, yung Southbridge, ang connection niya naman, yung sa may hard drive, sa peripheral cards, at saka yung dito sa may ports ng system unit yung nandito. And then they are connected also from one another. So kung sakali, parang doon sa Von Neumann architecture, si processor may kailangan kunin kay hard drive, dadaan muna si yung signal ni processor papunta dito sa Northbridge, tatawid siya papunta dito sa Southbridge, and si Southbridge pupunta dito sa hard drive. So ganun yung path nung takbo ng data. Okay, hindi pwede yung mula sa processor pupunta agad dito, no. Okay? So again, Northbridge, ang connection niya is yung processor at saka RAM. Yung Southbridge, yung hard drive, CD-ROM drive, kung sakaling meron tayong CD-ROM drive dito, but in this case, wala. Peripheral slots or peripheral cards, tapos yung mga peripheral na nakakabit dito sa likod ng kwan, na tawag dito, motherboard. Yeah.